Ha guys, ngayon bababa tayo dito sa isa sa pinakamagandang ilog na makikita natin sa San Lorenzo. Grabe, pagaling na rin dito guys, makikita mo agad yung napakagandang lugar, napakagandang ambience kasi grabe, yung pababa pa lang dito guys, makikita mo na talagang perfect. Grabe, maraming awl. So, ano yun? Maingay! Hi. Hi! Hello! Maraming tao sa baba? Marami po. Ah, marami? So, hi, hello. Mike Farmers TV. Ayan. Salamat, guys. So, ayan, guys. Papunta pa lang tayo sa ibaba ng ilog na to. Pero marami ka nang makikita magagandang lugar. So, dito pa lang pag-akyat natin. Perfect na talaga yung ambience. Grabe! Sobra! Ang pinakamasakap dito. Taglit. Ang pinakamahirap dito sigurado pagpa-akyat ka na kasi yung ano ng ano, grabe. Kasi pag-akyat mo dito guys, grabe oh. Napakataas. Tapos, bangin na to guys, bangin. So, ayan. So, marami dito mga pumupunta, naliligo. And, nakikita mo talaga dito. Perfect. So, ayan yung pinakababa. So, diba? Masyadong mataas. And, nakakatuwa yung ano ng ambience ng ilaw. So, maraming mga magjojowa pumupunta rito. Katulad itong dalawa nakikita natin dito, magjowa. So, kamusta po sa baba? Maganda ba sa baba? Huwag po kayong mahiya. Hi. Say hi. Ayun, hi, hello. Thank you. Ayan, guys. Sobrang solid, guys. Grabe. Marami tayo napuntang lugar sa iba't ibang sulok ng Pilipinas, pero isa ito sa pinakapaborito kong puntahan pag pumupunta talaga ako ng Bicol. Kasi bukod sa napakaganda ng ambience, perfect pa para puntahan mo talaga. Yun nga lang, medyo kakahingal pag di ka sanay. Ah, grabe. San ba to? Hello. Maraming magjowa pala rito. Ah, hello. So, grabe. Magandang araw po. Ang pagod. Hindi ako sanay sa bundok guys, pero sila parang wala lang, parang easy lang sa kanila guys. Parang hirap na ako nito mamaya pag akyat. Grabe. Ang pag akyat nito ang pinakamahirap sigurado ako kasi napakatarik kasi ng taas, guys. So, pero perfect. Ano meron sa baba? Hinahatak kasi ako eh. Grabe. Hinahatak tayo. Kasi pababa siya. Ayan. So, dati yung una ko doon pinuntahan, hindi pa siya ganito. So, para maiwasan siguro yung pagguho. So, naggawa sila ng man-made control. Yun. Nilagyan na nila ng ano, ng pilapil. So, medyo iba na talaga. So, dati wala to. So, possible ito yung kinukunan ng source of inumin. Mahirap. Grabe. Napakahirap. Pero perfect naman, guys. So, madami magjowa dito. Perfect para sa mga magjojowa pala itong lugar na to. Anong tawag dito? Hanong Bridge. So, guys, dito. Ayan. Napakahirap akyatin. So, mabilis siyang bubayin, pero mahirap siyang akyatin. Tama ba tayo? Mahirap akyatin? Hindi ko alam kung ilang step to. Grabe. So, the last time na pumunta ako sa Mindanao, hindi ko yun to kaganda yung lugar. Pero perfect. Ano po, magandang araw po. Hi, may aso. So, ito yung Hanging Bridge. Hanging Bridge. Hindi ko dala yung tripod ko. Pwede ba magpalipad dito ng drone? Perfect. Guys. Pwede ba? Perfect. Uy, nalulula. Takot ako sa aking bridge, guys. Please, please. Huwag masyadong mauga. Kasi mahirap. Baka hindi na ako makalag sa Mindanao. Ako, nasa Luzon pa naman ako. Hi, guys. Hello. Shout out sa lahat ng mga Bicolano. Ay, si ate nahihiya. Nahihiya si ate. Ayan. Makikita ka sa TV. Ito yung Hanging Bridge, guys. So, ayan. So, di ba perfect? Di ba? So, napakaganda. So, ayan.
Hindi ko alam kung anong lugar to. Pero sobra. So, yun na. Pagdating mo dito guys, marami ko na makikita mga kubol. So, ayan yung mga kubol. Asan na kaya mga kasama natin? Asan kikisama ko? Asan yung tourist guide ko? Asan yung tourist guide ko? Ha? Huh? Ayun. So, ito yung lugar. So, napakaganda. Solid, no? So, grabe guys. Perfect. So, marami ka makikita dito mga ano, mga kubol-kubol. Pwede papahingahan. So, siguro meron din dito. So, hindi ko alam kung anong tawag sa lugar na to. Pero perfect siya. Perfect. Diba? So, ayan. Maraming ano dito. Maraming naliligo rin. So, ilog. So, malakas yung agos doon. So, maraming naliligo. Napakaganda ng lugar. Diba? So, yan yung hanging bridge, guys. So, ayan. Diba? Napaka-perfect. Oh, diba? Ganda.